yung ating papurihin at pasalamatan ang ating Diyos. Ngayon pong pandemika, kila po ba na, yung paligid po ba natin ay para pong napapaligilan ang kadiliman, pero bakos po sa tingin tayo pa ay magsasama-sama magpupuri sa Panginoon, tayo po ay nare-remind na ating pong Diyos ang tanging pong liwanag natin sa pong nagbibigay ng gulay sa ating buhay, sigla sa ating pong mga kapintadian. Kaya po sa umaga po ito, tayo po ay magdiwang at papurihan po natin ang kanyang pangalan sa umaga po ito. Oh,
ipapantay sa kahit kanino, sa kahit anumang bagay. Kaya Panginoon, patuloy ka po namin ha, nasa iksik sa umaga nito, Panginoon. Dalari po po na magbibigay po namin ng meeting sa aming mga papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Kalutan po yung aming handog sa umaga nito. Patuloy po tayo lumapit sa Panginoon at patuloy po namin ha, i-declare na wala pong katulad yung Diyos na ating sinasabi. Sa mga sumbang lupos,
Good morning, CCC Family. Welcome po muli sa ating online Sunday worship service. Sa pagtatapos po ng ating temang pinamagatang, Voices from the Past, The Message of 12 Minor Prophets. Tayo po ay nasa 12 Minor Prophets na po. Ito po ay ang Book of Malakay. Halika po, samahan niyo po akong alamin ang itinuturo ng aklat ng Malakias. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Ama, dahil alam po namin sa lahat po ng mga natutunan namin mula po sa unang propeta hanggang sa huling-huling propeta na aming pag-aaralan sa araw na ito. Alam namin na nangungusap ka sa panahon na iyon at maging sa panahon po namin. Kaya aming Diyos, dalangin po namin na kami po ay inyong gabayan, kami po ay bigyan nyo ng karunungan, at kami po ay inyong samahan sa pagpatuloy, Panginoon Diyos, ng buhay namin sa paglakad sa inyo, sa pamamagitan ng mga natutunan namin sa lahat, Panginoon, ng mensahe mula pa sa unang propeta hanggang sa ngayon. Kaya, O Diyos, dalangin po namin na ang bawat isa na makakarinig ng iyong mga salita sa mga oras na ito, kumilos ka po sa kanila, kumatok ka po sa kanilang mga puso, at umayon po, Panginoon Diyos, ang aming kalooban, ang aming isipan, ang aming mga desisyon sa inyong kalooban. Marami pong salamat, Ama. Sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang background po ng Book of Malakay ay ito po ay nagsimula nung si Haggai at Zechariah, yung dalawang propeta, ay in-encourage nila ang mga Jew o mga Israelita na muling itayo ang templo. At ang sumunod na grupo naman ay yung pagpunta na ni Ezra at ni Nehemiah, kung saan ay binigyang tuon nila yung spiritual condition ng mga Hudyo o ng mga Israelita. Dahil yung panahon na yon ay parang naging relax na sila. Yung panahon na yon ay para bang yung kanilang ginagawa ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman pumasok ang propeta Malakay para sabihin sa kanila na yung mga ginagawa nila ay hindi na naayon sa kagustuhan ng Diyos. Marami po tayong po pwedeng maging topic sa Malakay, pero ang gusto ko lamang pong pagtuunan natin ng pansin ay ang salitang pagsamba o yung worship, yung banal at kalugod-lugod na pagsamba na gusto ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Mayroon po akong gustong ibigay sa inyo na illustration about po patungkol po sa pagsamba. At kahit sino po dito sa atin, no, na nakakapanood ng service na ito, online service na ito,
ay hindi nyo ba po ito naririnig itong illustration na ito? Ito po ay ang paggamit po ng toothbrush. Wala pa pong nakakarinig yan. Bagong-bago po ito. Pagpatungkol po sa pagsamba, ginagamit ko pong illustration yung toothbrush. Lahat po tayo ay merong toothbrush, kanya-kanya pong toothbrush. At yung toothbrush mo, pag ginamit na ng isang tao, o kahit nung sa family mo, ay parang sabihin na natin, hindi mo na kaya pang gamitin. No? Mas lalo pa kayang gagamitin ito sa panlinis sa lababo. No? Kaya nyo bang pagkatapos na ilinis sa lababo ang toothbrush ay gagamitin nyo pa rin? Diba hindi na? Eh yung toothbrush natin gagamitin sa CR. Panilinis sa CR. Tapos, ito toothbrush natin sa ating mga bibig, sa ating ngipin. Gagamitin pa rin po ba natin? Diba hindi na rin po? Ibig sabihin po, yung pagsamba natin sa Panginoong Diyos, meron itong gustong sabihin sa atin na kapag tayo ay nagsamba sa ating Panginoong Diyos, dapat pure, dapat buo, hindi dapat ginagamit sa mga maling gawain. Hinihingi po ng Diyos na pagsamba sa atin ay ating pong buhay, no? Ating pong pagsamba sa Kanya na totoo at ganap, yung banal at kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Sabi nga sa Romans 12:1, sabi niya rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang hinihingi ng ating Diyos ay ang ating buhay na kalugod-lugod o banal na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kaya nga yung ating title na pinamagatang pagsamba ay kinuha rin po natin sa Malakay chapter 3 verse 4. Sabi po rito, dahil dito ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng dati. Dahil alam natin na yung mga pagsamba na inaalay sa panahon na ito, no, ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya dumating o darating ang panahon na ang kanilang mga iaalay sa Diyos, ang kanilang mga ihahandog ay magiging kalugod-lugod na. At dahil doon ay matutuwa ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya ayun po ang ating pag-aaralan. Ano ba ang mga dapat gawing pagsamba na dapat gawin ng mga Kristiyano? O sabi rito, yung tamang pagsamba patungkol sa paglilingkod, tamang pagsamba patungkol sa pagkaunawa sa kasal, at tamang pagsamba sa pag-iikapo. Ito po yung tatlong bagay po na ating pag-uusapan. Kapag tayo po ay sumasamba, dapat sasamba tayo ng ayon sa gusto ng Diyos. Yung best na worship na atin pong ibibigay patungkol po sa ministry, sa marriage, at sa money. Sa ating paglingkod, paglilingkod, sa pagkaunawa sa kasal, at sa pag-iikapo. Ang una po nating pag-uusapan patungkol po sa tamang pagsamba ay ang paglilingkod. Yung nakikita ng Diyos ang respeto at nakikita ng Diyos yung mga pagsambit na may pagkalang sa Kanyang harapan. Basahin po natin ang chapter 1 verse 7 to 9.
nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At itinatanong pa ninyo, paanong naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar. Sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, subukan ninyong maghandog ng ganyan sa inyong mga gobernador. Matutuwa kaya siya sa inyo at ibibigay ang inyong kahilingan? Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo pakikinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Ang kadalasan po kasi nangyayari pag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, na katulad po ng ginagawa ng panahon ni Malakay sa mga Israelita, sila ay naghahandog ng mga hayop na may mga kapansanan, mga pilay, mga bulag, no? mga hindi magagandang uri ng mga hayop na sa tingin nila ay okay na sa Diyos. Yung makapag-alay sila sa Panginoon Diyos ay okay na yun sa kanila. Dahil parang naging okay na yung buhay nila ng ganun eh. Parang yung ginagawa na nila na ganun ay ayos na, sapat na, best na yon para sa kanila. Pero nakita ng Diyos, no, sa pamamagitan ng mga talata na ito, na ang kanilang ginagawa ay hindi pagrespeto o pagtugon sa tamang pagsamba, yung kanilang paglilingkod o yung pag-aalay nila, ang pag-o-offer nila ng mga handog, yung mga inaalay nila ng mga hayop para sa kanilang mga kasalanan. Sinusunog nila yon, no? Pero ang inaalay nila ay hindi maganda. Tayo rin po sa panahon natin ngayon, madalas na nagpupunta tayo sa simbahan, no? Tapos yung ginagawa natin sa Diyos ay para bang okay na, mas yung best na yung nagagawa natin sa Kanya. Na alam naman natin sa ating mga sarili na mas meron pa tayong mas kaya pang gawin na mas maganda. Example na lang po yung mga part sa mga ministry, no? Sa worship, no? Sa mga manunugtog, sa mga awit, o kaya sa mga naglilinis, no? Yung mga sa mga gawain sa loob ng mga simbahan. Meron po tayong mga ginagawa dyan na sa tingin natin, yung minsan may katwiran tayo na okay na yan, pwede na yan, na hindi natin po alam kung sino yung ating pinaglilingkuran. Sinabi nga dito, subukan nyo maghandog ng ganyan sa gobernador. Subukan nyo po na halimbawa po tayo ay tumugtog, no? Tumugtog po tayo sa isang bar o sa isang plaza na yung tugtugan natin ay wala sa ayos, wala sa tono ang mga gitara natin, tapos yung mga tambol natin pumapalya-palya. Matutuwa kaya yung mga tao? Ganon din po ang Diyos. Alam po natin na meron tayong mas maganda pang magagawa para mas maging best pa yung ating i-offer na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Bakit hindi yun yung gawin natin? Huwag na nating hintayin pa na sabihin sa atin ng Diyos, kahit anong gawin nyo, hindi ko yan tatanggapin. Katulad ng ginawa niya sa mga Israelita, kahit anong pagsusumamo nyo, no, yung mga hinihingi nyo sa akin, no, hindi ko yan pakikinggan dahil sa mga ginagawa nyo na hindi maganda sa aking harapan. Huwag po nating hintayin na mangyari yon sa atin. Ibigay po natin yung best offering na pwede nating ibigay sa Kanya. Yung paglilingkod na bukal sa ating mga puso, na meron tayong kaligayahan. Meron nga po akong mga nakikitang mga tao, family o individual, na kahit hindi mo binabayaran, ano, yung kanilang paglilingkod sa simbahan, talagang hindi mahihigatan ng pera. Dahil yung kanilang ibinibigay, talagang nag-e-enjoy sila,
yung kahit na mahirap, ginagawa nila. Kahit hindi naman talaga ganun yung trabaho nila, ginagawa nila. Yung sa palagay nila na sa mga bagay na yun, no? Sa mga bagay na kanilang ginagawa, na matutuwa ang Diyos sa kanila kahit hindi ganun yung profession nila. Marami pong mga taong ganyan. Marami po sa ating ganyan mga Kristiyano. Nakikita natin yung mga pagkukulang sa loob ng simbahan, pinupunan natin kahit naman talaga hindi talaga tayo yung tinawag sa ganoon, pero ginagawa natin kasi nakikita may burden sa ating mga puso, kinikirot yung ating mga puso na kailangan ng ganito. Dapat gawin yung mga bagay na ito. Minsan nga yung mga leaders natin, di ba, nag-aayos ng bubungan kahit naman hindi nila trabaho yon. Pero ano dun yung joy sa kanilang paglilingkod? At nakikita ng Diyos yung paglilingkod na yun. No? Hindi naman humihingi ang Diyos ng sobra-sobra eh. Ang gusto ng Diyos yung best na pwede mong ibigay. Yung best para sa iyo. Yung hindi tira-tira lang. Kasi ang ginagawa ng mga Israelita, yung mga Hudyo ng panahon na yun, yung tira-tira ang ibinibigay sa Diyos. Pinipili yung magaganda para sa kanila. Tapos yung mga may mga kapansanan, sa Diyos yun. Hindi naman po dapat ganoon. Dapat ang sa atin po, mas piliin natin yung mas best, yung best, yung pinaka-best yung bibigay natin sa ating Diyos. Lalo na kung naiintindihan natin yung Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan. Ang Diyos ang nagpo-protect sa atin sa virus, na nagbibigay sa atin ng kalusugan, nagpapakain sa atin, gumigising sa atin araw-araw, nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Kung nauunawaan mo yon, ibigay mo yung best na paglilingkod mo sa ating Diyos. At isa pa po, yung mga salita na hindi nakakalugod sa kanyang pandinig, no, na ginagawa ng mga Israelita. Basahin po natin dito sa chapter 1, verse 12 hanggang 14. Ngunit dinudumisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit, ang dala ninyong hayop na paghahandog sa akin, akala ba ninyo tatanggapin ko yon? Sumpain ang sino man nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan, gayong mga ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan, ako'y isang haring dakila at kinakatakutan ng lahat ng bansa. Grabe. Ang mga pananalita ng mga Israelita noong panahon nito na hindi dapat na ayon sa isang haring dakila na kinakatakutan ng lahat. Example na lang po, kung halimbawa may dumating na isang na mayor dito, sabihin mo ba na, ano ba yan mayor? Bakit ganito yung ginagawa niyo sa ating lungsod? Ang pangit naman. Meron ka bang lakas ng loob na sabihin niyon sa harap ng mayor? Pero etong mga Israelita, malakas ang kanilang loob na magsalita ng ganito sa ating Diyos na sinasabi na walang kabuluhan yung altar niyo, no? At sinasabi pa na nakakapagod na, nakakapagod na ang lahat ng ito. Tapos iniismiran pa yung inaamoy-amoy pa yung mga binigay nilang mga bulok ng mga alay nila. Ibig sabihin, walang pagrespeto na ipinapakita sa ating Diyos. Minsan po ganyan din po tayo. Madalas tayong magreklamo sa ating Diyos. Hindi po ba natin nakikita na pag tayo ay natulog at tayo ay nagising, hindi po ba natin nakikita na yung buhay ay meron pa rin tayo na ibinibigay sa atin ng Diyos? Hindi mo ba nakikita
yung blessing na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos? Mas na-highlights pa ba yung mga discouragement, yung mga problema, yung mga panghit na nararanasan mo? Minsan po ay yun yung na-highlights eh. Pero hindi po natin nakikita yung sobra-sobrang blessing, yung sobra-sobrang pagpapala na nare-receive po natin. Tapos meron pa tayong lakas ng loob na magsalita sa Panginoon Diyos. Lord, wala ka talagang wala ka talagang pagmamahal sa amin. Hindi mo man lang kami binigyan ng aming pangangailangan. Lord, yung pangangailangan ko na ganitong bagay, hanggang ngayon wala pa. Kailan mo ba akong bibigyan? Mareklamo na hindi naman talaga dapat nating sinasabi sa ating Diyos. Alam po natin na ang tamang oras kung saan ibibigay ng Diyos yung mga hinihingi po natin. At yung pangako niya, tapat po siya ron. Tapat po siya sa mga pangako niya. At alam niya po yung mga pangangailangan po natin. Kaya hindi naman po dapat natin sabihan pa ang ating Diyos ng pagrereklamo, yung mga pananalitang hindi magaganda, yung pagsusumpa sa pangalan ng Panginoon Diyos. Hindi na dapat natin po yung ginagawa. Huwag po natin gayahin ang mga Israelita ng panahon na yon, na sa kabila ng pagliligtas sa kanila ng Diyos mula sa kaaway sa Babylonia o sa Assyrian, niligtas sila doon. Ang nakikita pa rin nila na yung pagkukulang ng Diyos, nakikita pa rin nila yung mga bagay na hindi nagagawa ng Diyos sa kanila. Kaya nga tanong nila, mahal mo ba kami, Lord? Bakit ganyan ginagawa mo sa amin? Ba't hindi namin nararamdaman? Dapat ganito yung nararamdaman namin, sobra-sobrang pagpapala. No, ipinapakita nga sa kanila ng Panginoon Diyos yung favor sa mga Israelita. Pinakita sa kanila. Meron nga ritong meron nga ritong in-example si Malakias, yung magkapatid na si Esau at si Jacob. Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi. Si Jacob po pinagmulan ng Israel. No? At ito po na mas pinili pa niya yung mga Israel, yung favor sa mga Israelites. Kahit matitigas ang ulo, yung favor nasa kanila pa rin. Pero hindi yun nakikita noong mga panahon na yun. Hindi nila nakikita. Kaya nga grabe ang ginagawa ng mga propeta sa mga tao ng Diyos, sa bayan ng Diyos, sa mga Israelita, kung gaano katigas ang kanilang puso, kung gaano katigas ang mga ulo nila patungkol sa kung paano natingnan ang Diyos sa sobra-sobrang pagpapala, sa sobra-sobrang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, atin pong alalahanin na yung ibigay po natin sa ating Panginoon Diyos ay hindi mga defective na mga bagay, mga offering na hindi maayos, no? Ibigay po natin yung best na oras natin sa Diyos, yung best na yung mga abilidad na meron tayo, yung talento na meron tayo, yung resources na meron tayo. Ibigay po natin yung best po na pwede nating maibigay sa Diyos, sa Haring Dakila, sa Diyos ng mga hukbo, yung kinakatakutan ng lahat ng bansa. Ito po ang Diyos po natin. Kaya atin pong tatandaan, kung ikaw ay sumasamba sa Diyos, kung meron kang pagsamba sa Diyos na banal at kalugod-lugod, dapat ito ay tama, tamang paglilingkod sa pamamagitan po ng pag-o-offer sa Kanya ng best at pag-worship sa Kanya o pagbibigay sa Kanya ng mga salita na nakakalugod sa Kanyang pandinig. At ito po ay nagbibigay respeto sa ating Diyos. Ang pangalawang point naman po ay ang pagkaunawa sa kasal. No, ang tamang pagsamba ay mayroong pagkaunawa sa kasal. Chapter 2 verses 14 hanggang 16. Sabi po dito,
Itinatanong ninyo kung bakit saksisiyawin na kayo sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Patungkol po sa kasal o sa marriage, no? Ito po ay sobrang sagrado, banal na ginawa ng Diyos para sa tao. Subalit yung nakakalungkot ay naging failure ang tao sa pagkaunawa nito. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi kinalulugdan ng Diyos ang ating pagsamba. Unang-una dahil sira yung relasyon natin. Hindi naging tapat tayo sa isa't isa. Ang taong may sakit, ano lang ako, ang taong may sakit po, yung sakit niya ay yung hindi pagiging tapat. May mga sintomas po na lumalabas po sa kanya. Mayroong may panlalamig, no? Yung wala nang pagpapahalaga sa kanyang kapartner. Yung panlalamig po na para bang na kasama mo siya pero parang wala ka. Yung lagi mo siyang kachat pero ngayon minsan na lang. Yung katawagan mo siya, may time na may oras kayo na nagtatawagan kayo pero dumarating yung time na hindi na rin siya tumatawag. Nagiging malamig na yung relasyon ng dalawa kapag ka meron ng sakit na pagiging hindi tapat, no? At yung pagpapahalaga, yung pangalang bagay, yung pagpapahalaga ay wala na sa isang relasyon. Halimbawa sa mag-asawa, parang hindi mo na pinapahalagahan yung mga bagay na meron sa kanya. Yung parang nakikita mo na lang sa kanya na yung mga ginagawa niya mga bagay, pagluluto, pag-aasikaso sa bahay, paghuhugas, ng paglilinis, pag-aalaga sa mga anak, hindi mo na pinapahalagahan. Kasi nga meron ka ng sakit, yung hindi pagiging tapat at masisira na yung relasyon. At kapag ka lumabas na yung mga sintomas na ito, dahil nga ikaw ay hindi na nagiging tapat, yung relasyon nyo ay masisira na. Wala na. Yung marriage nyo ay mawawasak na hanggang sa maging maghiwalayan na ang mag-asawa. Dahil lang po yun sa pagiging hindi tapat. Ang Diyos po, no, ginawa niya po itong kasal o yung marriage dahil gusto niyang sabihin na ang Diyos, no, ang Diyos mismo ay at ang Israelita at ang Israel, no, Israelites ay gusto ng Diyos na maging tapat sa bawat isa. Gusto niya na ang Israelita ay hindi nangangalunya. Kung katulad po nung sa may propeta Hosea po, no? Si Prophet Hosea na mayroong asawa na aliparot o na hindi mapalagay sa isang lalaki. Ganon din po ini-example ang mga Israelita na may Diyos sila eh, pero sumasama pa rin sila sa Diyos-Diyosan. Ayaw po ng Diyos ng ganong mga bagay. Umiiral po dun yung pagiging hindi tapat, hindi faithful po sa
relasyon. Kaya nga sinasabi rito, yung marriage, dapat yung bawat isa, faithful kayo sa isa, loyal kayo sa isa't isa para hindi masira ang relasyon. Ganon din po yung relasyon natin sa ating Diyos. Dapat tapat po tayo sa ating Diyos when it comes sa pag-worship natin sa Kanya, sa paglilingkod o sa pagpupuri natin sa Kanya, sa pagsiserve natin sa Kanya, paglilingkod natin sa Kanya. Dapat maging tapat po tayo sa Kanya. Kasi kapag ka hindi ka natapat sa Kanya, ay diyan na nasisira yung relasyon natin sa ating Diyos. Kaya binibigyan niya ng pansin yung sinasabi niya na husband and wife. Darating yung mga panahon, ano, si Jesus Christ yung husband, tapos yung church yung wife, magsasama. At ito po yung gustong mangyari ng Diyos sa atin, na wala ng iba pang karelasyon kung hindi ang Diyos lamang po. Ayaw ng Diyos yung marriage ay sira. Ayaw ng Diyos yung tao ang kasal, ng yung kasal ay masira. Ayaw ng Diyos na naghihiwalay. Kaya nga sinasabi rin ito, napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Dahil nasusuklam siya, no, at napupuot siya. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niya na naghihiwalay yung divorce. Ayaw niya yung mga ganyang mga bagay. Sa panahon na yon, no, sa Old Testament, umiiral yung mga bagay na ganyan. Pero etong New Testament na pumasok, may sinasabi rito na pinahihintulutan. Pinahintulutan, hindi po inuutos ng Diyos. Pinahihintulutan yung paghihiwalay. Pinahihintulutan yung pagtalikod sa asawa na hindi naman mananampalataya. Basahin po natin yung Matthew 5:31 hanggang 32. Patungkol po sa paghihiwalay. Sabi rito, sinabi rin naman, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya, at sino mang makipag-asawa sa babaeng pinalayas at hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Yung pangangalunya ay ito yung nagiging dahilan. Ito yung sabihin na natin na magiging dahilan para maghiwalay ang mag-asawa. Pero hindi pa rin ini-encourage na maghiwalay. Kasi mayroon pa rin pong pagkakataon na kapag ka may pangyayaring ganyan, mayroon pa rin pong pag-uusap At nagkakasundo naman yung mag-asawa. Depende po, no? Depende kung yung pag-uusap na yun ay seryoso at magiging tapat ulit siya sa kanyang asawa. Pero dito po na sinasabi sa Biblia na po pwedeng mangyari na maghiwalay, pinapahintulutan pero hindi inuutos ang mag-asawa. Po pwedeng gawin mong hiwalayan kasi nakiapid siya sa ibang mga tao. Pero kung hihiwalayan mo lang siya, no, kung hihiwalayan mo lang siya, tandaan niyo po ito, kung hihiwalayan mo lang siya dahil tumaba na siya, hindi naman po ganon. No, kung hihiwalayan mo lang siya dahil meron ka na nakitang mas maganda sa kanya, hindi naman po ganon yun. No, kung hihiwalayan mo lang siya dahil yung meron kang mas gusto pa, mas maganda pa na nakikita na buhay mo sa ibang tao, ay hindi po na maganda yon. No, kasi nga nagkaroon kayo ng sumpaan sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, na kayo ay magsasama. Meron pong sumpaan. Apo, pwede lang po, pinahihintulutan lamang po na maghiwalay ang mag-asawa kung merong pangangalunya. Pero kung hihiwalayan mo lang dahil sa sarili mong kagustuhan,
no, dahil hindi ka na nag-i-enjoy sa relasyon niyo, eh, may problema ka po. Ikaw ang mayroong kasalanan. Hindi naman po yung hihiwalayan mo. Ngayon, dinadala mo siya sa pangangalo niya kapag hiniwalayan mo siya tapos nag-asawa siya. Hiniwalayan mo siya. Dinadala lang mo lang po siya sa pangangalo niya at pagkakasala. Ito po ay ayaw ng Diyos na mangyari po sa atin. Hanggat maaari, no, tayo pong mga Kristiyano, alam naman po natin na tayo ay dumaranas ng mga ganyang mga pagsubok. At sa panahon ngayon, pagbukas mo lang ng cellphone, may makikita ka ng mga nakapost ng mga ganyan. Ngayon kung ang ating isipan ay hindi natin napapakain ng salita ng Diyos, madali po tayong papasukin ng mga masamang kaisipan. At lang lahat po ng tao ay hindi exempted dyan. Dahil lahat po may cellphone, lahat po ay may mga mata at nakakakita, nakakarinig. Na nakikita po natin yung mga magaganda at mga pangit. Na nakikita po natin yung mga matataas at maliliit na sitwasyon ng buhay. At meron pong inggit na umihiral po sa atin. Kaya dun lumalabas yung maghanap na ako ng iba. Ayoko na sa kanya. Sawa na ako sa kanya. Dito na lang ako pupunta. Mas magiging okay ang buhay ko rito. Pero hindi po yun ini-encourage ng Diyos. No. Tayo po ay tutulungan ng Diyos sa ating relasyon. At tayo po ay lumapit sa kanya. At tutulungan niya po tayo. Hanggat maaari. No. Kung may nagkasalaman yung isa, nagkaroon ng ganyang sitwasyon, yung pangangalo niya, pwede naman pong mag-usap ang mag-asawa kung kaya pa pong pag-usapan. Kung kaya pa pong pag-usapan, pag-usapan pa po. Kung hindi mo naman talaga sinasadya. Pero may mga ganun talaga eh. No? Talagang natukso ka talaga eh. Pero siyempre, may pagnanasa ka rin. Pero ayaw mo rin talagang gawin kasi natukso ka lang. No, may mga ganyan talagang nangyayari. Pero sana, no, hindi humantong sa paghihiwalayan. Sana umiral pa rin yung pagpapatawad sa isa't isa. At umiral yung katotohanan, yung pagiging tapat sa isa't isa. At yung pagtalikod naman sa asawa na hindi naman mananampalataya, basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 7, 13 hanggang 15. Sabi rito, kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kung nais namang humiwalay ng asawang hindi mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang mga hinihiwalayan ay malaya na sapagkat tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Yung pagtalikod po o yung paghihiwalay sa mga hindi mananampalataya. No, may option eh. Sinabi rito na kung gusto mo ipaghiwalay, makipaghiwalay. Na sinasabi ni Apostol Pablo po yon. Pero hindi po ini-encourage ng Diyos na mangyari po yung mga ganong bagay. Ngayon, sinasabi nga rin dito yung mga mananampalatayang lalaki na makapag-asawa ng hindi mananampalatayang babae ay magiging huwag mag-alala dahil yung sinabi rito na
huwag siyang makipaghiwalay sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Nagiging katanggap-tanggap din po ang asawa nating hindi mananampalataya kung ikaw ay mananampalataya sa Diyos. At yung magiging anak ay magiging katanggap-tanggap din po sa Panginoong Diyos. Basta huwag lang tayong hihiwalay sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Maging tapat ka lang po sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. At totoo ang sinasabi ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo tatakwil yung asawa natin, no? Lagi nating ipanalangin. Ako nga meron akong experience na ganyan. Yung magulang ko, ganyan naman yung mga magulang ko eh. Yung nanay ko ay born again Christian, ang tatay ko ay Catholic. No, ilang mga taon kaming yung sitwasyon namin po na ganyan, kasama ko nanay ko sa Bible study, prayer meetings, Sunday service. Yung tatay ko ay nasa bahay, minsan nagsisimba sa Catholic Church. At kami po ay tinutulig sa rin ng tatay namin na ba't ganyan pa yung sinasamba nyo. Well, di naman totoo yung ganyan. Na pinagsasarhan pa kami ng pinto, natutulog pa kami sa kapitbahay namin pag ginagabi na kami sa prayer meeting. Pero hindi sumuko yung nanay ko sa pananampalataya at higit sa lahat sa pananalangin ng sa aking tatay. At dumating nga po yung time na tumanggap ang aking tatay sa Diyos at nakita ko yung talagang pagbabago. Na nakita ko talaga yung pagkakaiba nung siya ay hindi pa mananampalataya at siya ay mananampalataya na. Talagang sobra ang pagbabago. At alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay may mga experience na ganyan. Ang bawat isa po sa atin dati ay hindi mananampalataya, no, yung kanilang mga magulang. At dumating po yung time na naging mananampalataya rin po sila. At nakikita po natin yung pagbabago po sa kanilang mga buhay. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niya na yung isa lang yung maliligtas sa ating family. Gusto niya lahat na liligtas eh. Ayaw niya nang tayo ay nalulungkot kasi yung kapatid natin mapapahamak pagdating ng panahon. Ayaw niya po ng ganon. Kaya nga hindi pa dumarating ang Diyos dahil marami pang mga tao na hindi sumasampalataya sa kanya. Dami pang tao na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya atin pong tatandaan na yung paghihiwalay, yung sa pag-aasawa, yung paghihiwalay ay hindi po kasagutan. Pwede pa pong pag-usapan. At hindi po ito inuutos ng Diyos na ito ay pinahintulutan sa paanong paraan. Kasi meron ng pangangalo niya na hindi na magiging maganda yung relasyon o kaya yung pananakit sa asawang babae, pananakit sa lalaki. Sa ating sitwasyon po, pag mayroong mga sakit yung mga partner natin, po pwede nang hiwalayan. O kung nananakit yung partner natin, pwede nang hiwalayan na. Ito po ay pinahihintulutan ng Diyos, pero hindi niya ini-encourage na maghiwalay ang mag-asawa. Kasi nakikita niya dapat katulad nga ng tao ng Diyos o ng church na dapat faithful lang sa kanya. Tayo po ay dapat maging faithful lang sa ating Panginoon Diyos sa patungkol sa pagsasamba. At yung marriage na pinag-uusapan po natin ngayon, dapat maging tapat ang bawat isa. Kung gaano kakatapat sa iyong asawa, maging tapat din tayo sa ating Diyos. Para nang sa gayon, yung relasyon natin ay maging okay, maging maayos sa harapan ng ating Diyos. Ang pangatlong punto po ay ang pag-ika po. Ang tamang pagsamba sa pamamagitan ng pag-ika po. Basahin po natin chapter 3 verses 8 o verses 6 hanggang 12. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo,
Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantayin ng mga balang ang inyong mga pananim at mamunga na ng sagana ang inyong mga abusan. Dahil dito ay sasabihin ng lahat ng bansa na kayo mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. I-clear ko lang po na hindi po issue sa Diyos yung kayamanan o salapi. Ang gusto lang po na mangyari ng Diyos dito na maging tapat po tayo sa ating binibigay na ikapo sa Kanya o yung tithes, yung ikasampung bahagi po ng ating natatanggap sa ating mga income. Ayun lamang po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon Diyos na maging tapat ka sa iyong ibinibigay. Lalong-lalo na sa mga Israelita noong panahon na yon na hindi sila nagiging tapat sa kanilang mga ibinibigay sa Diyos. Kaya sinasabi ng Panginoon Diyos na subukan ninyo ako kung hindi ko buksan yung durungawan ng langit at ibuhos yung masaganang pagpapala sa inyo. At makikita ng mga ibang bansa na mapalad ang inyong bayan. Hindi naman magiging dahilan na ikaw ang magbibigay sa kanya ng ikapo dahil meron ka tinitingnan na pag nagbigay ako ng 10% ng aking income, dudoblihin niya to o paparamihin niya yung income na meron ako. Hindi po ganun yung dapat maging motivation natin o yung dapat iniisip natin pag tayo ay nagbibigay. Alalahanin po natin na binigyan na tayo ng Diyos kaya meron tayong ibabalik sa Kanya. Ito po ay sa Diyos. Ito po ay hindi sa atin. Kaya nga sinasabi niya sa mga Israelita na pinagnanakawan niyo ako. Sabi nila, sa paanong paraan? No, hindi niyo binibigay yung ikapo ninyo sa akin. No, yung hindi yung buong ikapo, kundi baka binibigay lang sa kanila yung part lang. Sabihin natin, pagka 10%, parang 5% lang o 2% lang yung binibigay nila sa Diyos. No? Hindi po yun yung gustong mangyari ng Diyos. Kaya sabi niya, ibigay nyo ng buong-buo yung 10 bahagi ng inyong kinita sa akin para meron naman matutugunan yung pangangailangan sa aking tahanan. Bakit ba? Ano ba yung pinagagastusan o pinaggagamitan ng ikapo? Basahin po natin yung Nehemiah chapter 13. Sabi rito na sabi sa 13 hanggang 4 hanggang sumunod na mga verse, noon si Eliasib ang paring namamahala sa mga bodega ng templo. Maganda ang pakikitungo niya kay Tobias, palibhasa ay matagal na silang magkaibigan. Kaya't pinahintulutan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid sa templo. Ang silid na ito'y taguan ng mga handog na pagkaing butil at senso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa mga pari, 10 bahagi ng handog ng butil, alak at langis na para sa mga Levita, sa mga awit at sa mga bantay sa templo. Ito po pala yung mga pinagagamitan ng ikapo noong unang panahon. Tapos sa verse 10 nakita rito, nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga mang-aawit sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin sapagkat hindi sila tumanggap ng bahaging nauukol
sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Bakit pinabalik ko ang mga Levita at ang mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kani-kanilang tungkulin? Dahil hindi to ang lahat ng mamamayan ng Juda ay muling nagdala na ikasampung bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis at inipon ang mga ito sa mga bodega. Ang mga ikapu, ang pinagagamitan nito ay para sa mga Levita, yung mga sa mga awit, sa mga bantay, sa mga simbahan, mga gumagawa sa loob ng mga simbahan, mga pari. Sila po yung mga gumagamit ng mga ganito. Kasi ito po yung trabaho nila eh. At wala po silang ibang gagawin kundi yun lamang po. Kaya yung ikasampung bahagi na ibinibigay ng mga tao, ng bayan ng Juda, mga Israelita, ay ayun po yung gagamitin ng mga nagsiserve dun sa templo. Ngayon, kung nanakawin mo yung mga binibigay na yun, mga ikasampung bahagi, ano pa yung mga gagamitin ng mga tao sa loob ng templo? Ano pa yung kakainin nila kung hindi mo ibibigay yung 10%? Kasi hindi naman yan 5 lang, 10 lang eh. Hindi naman po yan lang po sila eh. Madami po ang mga nagsiserve po sa templo na yan. No, yung lahi ng Levita, marami po yan. Kaya yung mga pari pa, yung mga nagbabantay pa sa templo, marami po yan. Ngayon, kung kukulangin sila, mauobliga sila magtrabaho sa labas para meron silang kakainin. Ngayon, nagagalit, nakita ni Nehemiah yung mga pangyayari na yan. At alam niya, no, na hindi dapat ganun. Kasi yung 10%, ibibigay yun sa mga tao na gumagawa sa loob ng simbahan. Kaya nga tayo rin, no, inuutusan na hindi naman talaga kasi nga ngayon yung New Testament na umiiral yung kung ano yung kasasaya ng yung puso, kung sa kamasaya yun ang ibigay mo yung offering, masigit pa sa tithes ng ibibigay mo. Pero po yung ikasampung bahagi ay hindi naman po masama na pairalin hanggang sa panahon natin ngayon. Dahil makakabuti po rin yan eh. No? Hindi pa nga yan umiiral, hindi pa nga yan naiutos sa Old Testament. Nagagawa na yan nila. Nagagawa na ng mga ninuno natin yan. Kaya yung pag-iika po ay hindi makasasama, no, sa atin. Kung hindi, ito po ay mas lalong makakatulong sa simbahan. Saan po ito ginagamit? Sa ministry. Kaya naman lumalawak yung ministeryo natin eh. Yung Upper Kilingan. Diba, kung atin po makikita, yung simbahan po dati dyan ay kahoy. Katulad po ng painahan yon na konting pirma lang ng anay ay malalaglag na. Pero praise God. Kasi sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng ikapo at ng offering, ng labis-labis na pagbibigay natin, no, sa pamamagitan po nito, natutugunan po yung pangangailangan ng mga simbahan po natin. Kaya dyan po pumapasok yung atin pong ibinibigay. No, at yung mga worker po ng simbahan, dyan po kinukuha po yung mga pangangailangan. Kaya po yung mga binibigay po natin, nakikita po yan ng Diyos. No, maging faithful lang tayo, maging tapat lang po tayo sa ating pagbibigay. At hindi naman tayo pagkukulangin ng Diyos sa bagay na yan. At alam po natin, huwag lang natin maging motivation na para kumita ako na mas malaki, magbibigay ako. Hindi po ito eh, hindi po ganun yung ano eh. Hindi po ito sugal eh, na magtataya ako mas malaki pagka nanalo ako, mas dodoble yung kikitain ko. Hindi po yung ganun eh. Hindi po yung ganun. Ang gusto ng Diyos dito, dapat tapat ka sa pagbibigay o pagbabalik na binibigay sa atin ng Diyos. At yung pag-o-offer natin sa ating Diyos na hindi napipilitan kundi merong saya sa ating puso. Kaya lagi po natin tatandaan na kapag tayo ay nagbibigay ng ikapo, hindi po tayo nawawalan, kundi tayo po ay nagkakaroon pa.
Amen. Praise God po. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito muli, Ama. Maraming salamat dahil natapos na namin yung 12 prophets, Panginoon, na aming pinag-aaralan. Kaya, O Diyos, samahan pa rin po niyo kami sa susunod na mga panahon sa aming mga tema, sa aming mga pag-aaralan. Dahil alam namin, O Diyos, na meron ka pong ibibigay na mga mensahe sa amin na aming mga pangangailangan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya na ito, sa na lumalaganap ang sakit ng COVID. Lord God, dalangin po namin, O Diyos, na mangusap ka po sa amin, kumilos ka po sa amin. Dalangin po namin na proteksyonan niyo po kami sa sakit at karamdaman. Dahil yung mga pangako mo ay inyo pong tutuparin, na hindi niyo po kami pababayaan, hindi niyo po kami pagkukulangin, hindi niyo po kami iiwan pagka sa oras na mga pangangailangan namin, O Diyos. Marami pong salamat, Ama. Pinupuri at tinataas ka namin, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po.